Itong K&G Seafood, nag-start lang siya nitong lockdown. Walang taping, 1 month akong nasa bahay lang. Wala namang income, labas ka lang ng labas ng pera, syempre. Eventually, mauubos yung ipon mo, diba? So naisip ko, magtayo ng negosyo. Ano ba yung needs ng tao? Ano yung bibilhin talaga nila? So naisip ko itong seafood. Naalala ko kasi meron akong kaibigan na seafood dealer. Yun, kinausap ko siya, nakipag-tie-up ako sa kanya. Kumuha kami ng pwesto dyan sa farmers. Since ECQ noon, konti yung mga walk-in. Maraming tao yung ilag na pumunta sa palengke. Siyempre, dahil natatakot nga sila. So mahina din. Naisip namin na what if gawin natin online tapos i-deliver natin yung seafood para maiwasan ng mga tao na lumabas, ihahatid na lang natin yung pagkain nila. Paano nga ba yung pag-order sa K&G Seafood? Una, pupunta sila dun sa Facebook page or sa Instagram account. Andun din yung price list. So makikita na nila kung ano yung mga gusto nila. And then after a while, ibabalik ko yung message na nila. Kasama na yung total bill. Kasama na yung delivery fee. Kinabukasan, i-deliver na namin sa bahay nila. Malinis na yun. Naka-prepare na. May ice. Pinadali na namin yung buhay nila. Ganun nang nag-work yung K&G Seafood. Ah, klaro yung ano sa pampano. Ha? Yung 1 kilo, hahatiin sa dalawa. Tapos yung isa sa tiyan yung hati. Kasi kailangan by 8:30 to 9, napasa ko na sa kanila yung lahat ng orders na for delivery the next day. Para pagdating doon sa market, pipick upin na lang. Everyday talaga, magugulat ka. Never na nagkaroon ng smooth na delivery. Kung meron man, mapapraning ka. Parang, may mali ba ako sa ginawa ko? Okay, dapat salmon fillet yan, tsaka tuna belly. Pinapalitan ko kagabi yan. Salmon fillet. Unang-una lang, nakakataba talaga ng puso na nakakatulong ako sa kanila, sa mga riders. Kasi nung una talaga, nung mga first few weeks nila, yung isa parang naluha pa nung malaki yung kinita niya eh. First day niya, 850, parang ganun. At least yung ganung bagay, parang fulfilling ba na nakatulong ka sa tao. At least ngayon, may panggastos na ako araw-araw. Kumikita siya. Hindi ganun kalaki. Kasi ang seafood naman, hindi ganun kalaki yung markup niya eh. By volume lang talaga kami. Pag nag-ride ako ngayon, pag nag-deliver ako, naalala ko lang nung grade 4 ako, ginagawa ko sideline yan. Yung tita ko kasi, dealer sila ng soft drinks. Di-deliver ako ng mga soft drinks doon sa probinsya. 50 cents per case ang delivery noon. Tapos makaka 10 pesos ako sa maghapon. So parang ngayon, naalala ko siya nung ginagawa ko ng grade 4 ako hanggang grade 6 ako. Sobrang laking pasasalamat ko rin doon sa network ko, sa mga kaibigan ko. Alam mo, sila talaga yung tumulong sa akin. Yung mga theater friends ko, kaibigan ko na bikers, lalong-lalo na yung mga kagrupo ko sa basketball, actors sa TV, mga kaibigan ko, yan, sila Ding Dong, sila Carlo Gonzalez. Madami pang iba, sila Jen Mercado, grabe yung suporta nila. Para sa mga bikers naman, bike lanes, dapat dagdagan. Mas maraming bike lanes para mas maraming safe na bikers, especially now, ngayong pandemic, ang dami na pong taong nagbabike kasi nga wala pa tayong public transpo. Yung mga car owners naman, sana maging mabait din po kayo sa mga bikers. Fragile po kasi ng mga bikers sa kalsada. Konting sagi nyo lang po sa amin, malaking damage na po ang pwedeng mangyari. Malaking tulong po sila sa atin, nakakabawas din po sila ng traffic, papaganda nila ang hangin. Ang natutunan ko, sobrang nirespeto ko yung mga riders, mga food panda, mga Grab. Ang laki ng respeto ko sa kanila. Grabe, sobrang hirap po ng ginagawa nila. Kung may mga nag-deliver sa inyo, at least offer nyo man lang ng tubig. Kasi mahirap po yung ginagawa nila. Malaking tulong po sila sa atin, especially ngayon na GCQ, na this pandemic. Sila po talaga yung malaking tulong para sa atin. K&G Seafood Delivery!